Maaliwalas na linggo po sa inyo mga bebe ko. Ngayong araw ay ituturo ko sa inyo ang kaparaanan kung paano tayo mananalo ng STL o wetting. Kung tayo po ay nakahiligan nating maglaro ng wetting araw-araw ay ito po ay makakatulong sa inyo. Ang sinasabi ko po dapat ninyong ihanda ay ang buraka. Ala ay para sa mga bago laang napadpad sa aking abang dampa, ay siya, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Agay mag-subscribe na at dut-dutin lang ating bubuhit na kampanang butones upang masundan din ang aking mga pasabog. Gay on! Gay on lang inyong gagawin. Kayo na po ang mag-adjust. Ano po ba ang buraka? Ang buraka po ay isang chart kung saan lahat po ng labas ng ating mga, let's say, nakahiligan nating tumaya ng STL o wetting, bawat draw po ay meron pong labas. Ibig sabihin, kung tayo po ay tumaya ng umaga at tataya tayo ng hapon at tataya na naman tayo ng gabi, ay tatlo pong numero o tatlo pong labas ang ating natatanggap sa ating kobrador. Di po ba? Sa makatwid, kailangan nyo pong alamin sa inyong kobrador ang labas ng mga numero bawat draw. At ito ay ating itatabi o itatago. Halimbawa, sa paggawa po ng buraka, kailangan po ay yung mga nakaraang buwan ang ating tutukan. Sabihin na nating noong January 1 ay tatlong labas ang ating natanggap at noong January 2 ganun din naman po. Kailangan po lahat ng mga lumalabas na numero sa STL o wetting ay ating natututukan at nalalaman upang makasagawa tayo ng tinatawag nating buraka. Te amo, porque te amo, te amo. Alam niyo po, sa paggawa ng buraka ay nalalaman natin kung ano ang mga numerong mahilig lumabas. Hindi mahalaga ang mga numerong ating nagugustuhan. Ang mahalaga ay yung mga malimit na lumabas na numero sa STL o wetting. Ang buraka ay tinuro po sa akin ng aking ina. Maging ang aking ama ay gumagawa rin nito. Sabihin ko sa inyo, ang tatay ko po, noong po siya ay nabubuhay pa, walang araw na hindi po siya nanalo. At ano po, malimit po talaga siyang manalo. Maski po ang aking ina, noong po siya ay malakas pa, ay malimit po siyang nananalo sa STL o wetting. Yan, ito po ang nakakahiligan laro ng aking mga magulang, kaya naman ito ay binabahagi ko sa inyo upang magkaroon tayo ng ibayong kaalaman para po sa mga taong mahilig maglaro ng STL o wetting. Sabihin na natin ang January ay meron pong 31 days, di po ba? Ganito po, gagawa po tayo ng chart. Ayan. Sabihin na natin yung January 1, ang lumabas ay 3:21. Pagkatapos naman ay nung hapon, ang lumabas ay 7:32. Sabihin natin ganyan. Nitong gabi naman ay sabihin natin 8:35. Mga ganyan po.
Ganyan po ang arrangement ng ating mga numero. Nasusundan niyo po ba? Sabi natin 3:21 ang labas ng umaga, 7:32 ang labas ng hapon, at 8, ano ba yan? Ang ingay-ingay naman ng aking bengala. Pasensya na po sa ingay ng aking mga alaga dahil ako po ay narito sa bundok. At pagka iingay-ingay ng aking mga alagang bengala, ayan, tumanahimik. Di po ba? Sabihin ko sa inyo, ayan, katulad ng kambing, meron ako po diyan. Ay talagang, ang aking manok ay talaga nagtitilaok. Di po ba? Mabuti naman na nanahimik ang aking alagang bengala. Ay pagka-iingay, sinabi ko sa inyo, kahit naman po sa gabi ay talagang sila ay aking mga bantay. Kapag po may ibang tao na pumasok dyan, ayan, katabi ko lang po ang aking paboritong manok. Siya po ang aking paboriting manok at talagang siya po ay nagbibigay sa akin ng mga swerte dito. Sinabi ko sa inyo, napakarami po ng alaga ko at ito po ay katas ng STL at Tweteng. Sinabi ko sa inyo, nakakahiligan ko rin lang naman ang pag-aalaga ng mga hayop at itong lugar ko ang pinili kong magandang lugar para palakihin sila at alagaan sila ng wasto. Ang mga narinig nyo sa inyong mga paligid ay katas ng STL o Weteng. Ako po ay nakahiligang magtaya ng Weteng dahil noong ako po ay nanalo at gumawa ng mga buraka at sumada ng mga numero ay malimit po akong manalo. Minsan naman po ay hindi po ako tumataya pero nagbibigay po ako ng mga numero sa mga taong nais kong bigyan. Hindi po lahat ng tao ay nabibigyan ko sa totoo lang dahil karamihan sa mga tao kapag nabigyan ko ay tamang kalimot na. Sinabi ko sa inyo, magkakaroon sila ng tamang kalimot. Sana naman ay naiintindihan ninyo ang aking mga sinasabi. Ito po kasi ay live. Ayaw ko po ng mga edit-edit sa totoo lang dahil napakahirap po mag-edit sa totoo lang. Napakahirap. Tingnan nyo na lamang po sa ating screen ang tamang paggawa ng buraka. At ito ay makakatulong sa inyo ng lubusan kung ito ay inyong gagawin at susundan. Ang kailangan lamang po dito ay gana ng isip at utak. Kailangan po na kayo po ay talagang bihasa sa pagsusumada o di naman kaya ay marunong kayo mag-analisa ng mga numerong lumalabas araw-araw. Ganyan po. Kung nais nyo pong manalo sa STL o Weteng, ay gawin ninyo ang aking pamamaraan at tinitiyak ko sa inyong kayo rin ay pagpapalain kung gagawin ninyo ang pamamaraang ito. Sa totoo lang, ngayong mga araw ay hindi na po ako pinupuntahan ng aking mga kobrador. Balita ko, sabi ng kobrador sa akin noong nakaraan ay parang ayaw na ako ng kabo pumunta dito. Dahil taob na po ang kabo dito sa Nueva Vizcaya kapag ako po ay tumataya. Sa totoo lang, ay okay lang naman po dahil ang laro namang itong STL o Weteng ay aking nakakahiligan pero devotion ko lamang po ito. Hindi po ito ang aking bread and butter. Ang bread and butter ko po ay yung aking pong mga alaga at ang aking mga pananim. Marami po akong pananim dito at mga alagang hayop at sila po ay nagpupuntahan dito para bumili ng aking mga alaga. Sari-saring alagang hayop ang aking nakakahiligan dito sa aming lupain sa Nueva Vizcaya. Napakalawak po ng aming lupain. Kung napapansin ninyo, ayan po, tanaw na tanaw po ang kabilang bundok ng Northern Sierra Madre. Ayan po, at sa hapon po ay napakaganda. At sa umaga po, bago sumikat ang araw ay ako po'y pumupunta sa tuktok ng bundok upang namnamin o upang sariwain ang sea of clouds na makikita sa aming paligid. Sa totoo lamang po, malapit lamang po ang Sea of Clouds dito sa aming lugar at dito po sa aking kinatitirikan ay napapansin ko po ang Sea of Clouds every morning. Kahit po sa hapon,
mga bandang alas 6 ay bumababa po ang mga ulap at natatabunan po ang aming bundok. Ang aming bundok ay mataas na po pero mas mababa pa po ang ulap. Bumalik tayo sa ating talakay ngayong araw. Hindi ko po hinihikayat ang lahat na magsugal. Ang talakayin ito ay para lamang po sa mga mahihilig maglaro ng weteng o STL o yung mga taong mahihilig tumaya ng loto. Sa loto naman po ay akin pong itatalakayan sa susunod na video at tuturuan ko kayo kung ano ang mga kahulugan ng mga panaginip ng numero between 41 to 59. Alam ko po ang pakahulugan ng mga bawat numero ng panaginip. Ang mga anunsyo po ng numero sa mga kahulugan ng panaginip ay alam ko po. Kung kayo po ay mananaginip ng, let's say, emosyon o isang bagay o isang hayop, ito po ay may kaakibat na kahulugan. At ito po ay aking ibabahagi sa inyo sa susunod na talakayin. Magandang araw po sa inyo dahil naiingayan na po ako sa ingay ng mga born again Christians dito sa aking tabi na sila po ay nagpuhuntaan at nag-aawitan dahil ngayon po kasi ay Linggo. Sa mga mahihilig ng inspirasyon, spiritual awakening, iba yung kaalaman, hiwaga at gabay, narito lamang po ako upang magbigay sa inyo ng patnubay. Magandang araw po sa inyong lahat. Thank you for watching. Facebook Guru. Don't forget to like, share and subscribe.